ba na corrupt ka daw? Kung papasok ako sa politics, papayag ka. Did your father hit your mom? Pero nasasaktan ka ba pag sinasabi nila yun sa'yo? Yung mga taong naninira daw sa inyo, ano daw ba sasabi mo? Welcome back to my channel. So for today's video, ito na yung inaantay nyo, yung Q&A with my dad. Dad, mag-hi ka. Hi, mahiyain lang yung dad ko talaga. Pero start na natin agad. So wait lang, start natin doon. Bakit mahiyain ka ba? Meron po akong difference sa pananamita. Kaya meron po akong inferiority. Di ba meron silang tawag sa'yo nung nickname mo dahil nasa pananalita mo? Totoo naman po yun na nomo ako, kaya okay lang po yun. Walang problema po. Ilang taon ka na daw? Ako po ay 50 na. 50 years old na po ako. Kailan yung birthday mo? January 6, 1971. Sa kalag-aran? Nag-aral po ako ng elementary sa San Fernando Elementary School. Tapos po nag-high school ako sa Jose Abad Santos High School. Dito po sa San Fernando yun. Nag-college ka? Hindi po, dahil nung nagkakaedad na ako, doon po na-realize na meron akong difference sa pananalita. Kaya nagkaroon po ako ng inferiority. Kaya yun po, dahil mahihayin na ako, nahihiya na ako. Hindi na po ako nag-aral. Kaya yun, ang high school graduate lang po ako. Hindi mo ba naisip na ipaayos yan? Di ba meron namang ganon? Noong 4 years old po ako, sinubukan po ng nanay ko na ipo-opera. Kaya po, bigla akong nagkasakit. Parang nagpain, nagsuka. Na-eltor po ako, eltor ang tawag doon. Kaya yung nanay ko, dahil nag-iisang anak niya ako, siguro mahalawal po ako nanay ko, hindi niya na ako pinu-opera. Yun po. Bakit mag-isa ka lang, anak? Wala kang mga kapatid? Aminin ko po sa inyo, anak lang po ako sa labas. Second family po kami dito sa Pampanga ng tatay ko. From Malolos, Bulacan po yung tatay ko. Meron po akong kapatid na 5. Bali, ako po yung bunso niya dito sa San Fernando. Buhay pa ba yung tatay mo? Namatay na po noong 1997 pa. Eh, si Apo? Kakamatay lang po ng nanay ko 2 years ago, 2019. Sino asawa mo? Sino asawa? Ah, yung asawa ko po si Ate Vilma Canua. Ang nag-iisang asawa. Kailan kayong nag-meet? Ang dami nagtatanong. Ano ko po, dahil magka-barangay ho kami, magka-purok, magka-sitso, high school pa lang po siya naligawan ko. 4th year high school. Eh, di ba sabi mo hindi ka natapos ng college? Ano yung business mo? Ano una mo naging trabaho? Yung una po, yung experience, yung nanay ko, may canteen sa Sakop, nagugas ako ng plato doon. Tapos yung nanay ko, nagnegosyo rin ng Hong Kong, Bangkok, nagbebenta rin po ng mga damit, gano'n. Tapos po, nung nag-asawa na ako, ang unang negosyo namin, nagtayo po kami ng parang service center. Partner ko po yung bayaw ko, kuya ni Vilma. Kaya lang po, meron kami hindi na pagkaintindihan. Inaubay ako na lang po sa kanya yung service center ngayon. So, ilan ba talaga yung gusto mong anak? Di ba, 7 kami. Ilan ba talaga yung gusto mong? Gusto mo daw madami ba talaga? Siyempre po, dahil solo anak ako ng nanay ko. Wala akong kapatid na nakasama sa bahay namin. Kaya gusto ko po madami. Naging dalawa sana. Kaso, ang kaya lang po ni Ate Vilma, 7. Okay na po yun. Yun ang binigay ng Panginoon. Masayang masaya na. Pero pwede gusto mo daw bang masundan pa?
Hindi na po. Okay na po yung 7 kasi pinabasectomy po ako niya. Ano ba yung basectomy? Pinasara? Para gano'n. Kasi baka hindi. Kumbaga sa Tagalog, pinakapun mo ako, nakapun na po ako. Hindi na ako pwedeng magagawa pa ng anak. Paano po nyo dinidiscipline ang mga anak nyo, especially sa mga babae mo? Ako po, cool lang ako. Dahil nandiyan naman po yung nanay nila, si Vilma po ang disciplinarian. Pagka may problema, doon lang po ako papasok. Pero sa status ba natin ngayon, masasabi mo daw ba na mayaman tayo? Hindi po. Hindi ko po naisip na mayaman kami. Promise po, hindi po pumasok sa ulo ko yun. Pero ano yung motivation mo para ma-achieve yung mga ganitong itong buhay na to? Ito, swerte tayo, hindi tayo mayaman, pero... Una-una po, pag nag-negosyo ka, natural, mag-focus ka po. Hindi mo kaya mag-isa, magtitiwala ka sa mga empleyado mo, pero bantayan sila dapat. Kahit na tiwala ka sa kanila, minomonitor mo pa rin sila. Para yung negosyo maging maulat, kahit anong negosyo mo po yan. Anong ma-advise mo daw sa mga gustong magsimula ng business nila? Yun po, kagaya na sinabi ko, una, huwag kang malalaman ng kapwa. Para yung swerte, hindi mailap sa tatayo mong negosyo. Maging parehas ka. Eto, nakailang ex ka daw ba bago si Mami? Actually po, dahil mayroon po akong inferiority, si Vilma lang po ang nag-iisang naging girlfriend po. Oh, talaga? Yes. Pero wala kang mga naka-MU or something like that? Wala po. Dahil kung naging girlfriend ko yung Mami mo, 17 siya, 19 ako. Oh, eto. Ano ang reaction mo nung nagka-boyfriend na daw ako? Oh, masaya. Dahil normal po yun. Dahil ako nga, 19 ako, 17 ng Mami mo, boyfriend, girlfriend na kami, okay na okay po yun. Gusto mo na daw bang magkapo? Siyempre, dahil 50 na ako, gusto ko na lang po magkapo. Maganda daw ba akong ehemplo sa as panganay? Ah, yes po ah, dahil si Nicole, ano po siya, parehas siya sa mga kapatid niya. Kaya walang problema yun, maging parehas ka sa lahat. Oh, eto, syempre, nakikita mo yung mga anak mo na may dumadami yung followers sa TikTok. Syempre, hindi mawawala yung mga bashers. Ano daw masasabi mo sa bashers natin? Ah, normal po yan. Hindi mo lahat mag-please. Kaya, ganyan talaga ang buhay. Huwag mo nalang pansinin yung mga ganun. Sino daw malambing sa aming tatlong babae? Ah, yung bunso. Yung bunso po na ay... Una-una, ADHD, malambing po yung bunso namin. Sino daw ang pinakamasakit na ulo sa mga naging anak mo? Wala naman po. Mababait po yung anak namin dahil mag-disciplina yung mami nila. Ako, nasa likod lang po ni Vilma. Sino daw bang mas strict, ikaw o si mami? Ah, si Ate Vilma po, si mami po. Namamalo ka daw ba? Ah, namamalo din po, kaya lang magalang. Minsan sa isang taon. Kanino ba kami mas takot? Sa'yo okay, Mami? Tingin mo? Sa pag-araw-araw, takot ko yung Mami. Pero pag ako po yung nagalit, takot po sila sa akin. Ito, anong advice mabibigay mo sa akin dahil ngayon na may asawa na ako at bubuo ng pamilya? Siyempre, mahalin mo yung asawa mo. Sana ganun din siya po, mahalin ka rin niya. Maging hanas kayo sa isa't isa. Mag-respect sa isa't isa. Siyempre, magmahalan. Ano daw anong masasabi mo sa mga blessings na dumarating sa akin ngayon? Siyempre, yung mga supporters mo una-una sa kanila. Papasalamat tayo doon. At siyempre, sa Panginoon. Ito. Okay lang daw ba sa inyo na magkaroon ng jowa yung anak nyo na part ng LGBTQ? Meron ba ako anak ng LGBT? Kung meron man po, naintindihan ko po yun dahil marami rin ako kaibigan na LGBT. Basta nagmamahalan po, okay po ako. Ano daw ang favorite ulam mo? Marami po, lutong bahay po ako. Number one, yung sinigang-gang mo. Yep. Asado. Marunong ka daw bang magluto? Ano specialty mo? Marunong po ako kasi marunong po magluto yung nanay ko. Kaya mahilig din po ako magluto. Ano specialty mo? Bulalo. Sinigang, nilaga, lutong kamatis, sabaw. Mahilig po ako sa sabaw.
Eto, meron pa daw bang nakakahiyang ginawa ng teenager ka na hanggang ngayon hindi mo makalimutan? Yun po, yung nakakahiya, yung dahil may priority ako, pagka po meron ng recitation, hindi po ako papasok dahil naiya po kung tawagan yung pag-alan ko. Siyempre, recitation, tatayo ka sa upuan mo or pupunta ka sa harap. Pagka ganun po, hindi na po ako papasok. Kinaiya ko lang po yun, kaya lang po may priority ako. Kaya sana maintindihan niyo po yun. Pero sa amin, pag nagsasalita yung dad ko, feeling ko naintindihan naman nun. Pero sa iba, hindi. Kasi na-witness ko yun, na may kausap kita, hindi daw nila na-gets yung sinabi mo. Pero nasanay na po sila, kaya ganun po. Ano po yung reaction, anong reaction mo nung naghiwalay daw kami ni Bo? Kwento mo yun, yung nagpapunta akong Manila. Normal naman po yun sa boyfriend-girlfriend. Dahil kami nung nanay mo noon, may tampuan din. Nag-break din kami. Pag nagmamahalan kayo, magkakabali ka naman kayo. Pero pinag-drive mo ako noon, di ba? Kasi umiiyak ako. Di mo nalala? Siyempre, dahil masakit pagka sa pag-ibig. Inalalayan ko. Hahabol ka daw ba ng mayor sa 2022? Ako po, hindi. Naniniwala ba si daddy mo na responsibility ng mga anak ang mag-give back sa parents? Para sa akin po, hindi. Pero nandun yung pagmamahalan. Naintindihan na po natin yun. Kung yung anak magseservisyo sa magulang, kagaya ko po, dahil solo anak ako ng nanay ko, yung nanay ko po, sa akin tumira, kami po na nag-alaga ng asawa ko. Pati po yung bilan ko, nandito rin po sa amin. Kami ni Ate Vilma nag-aalaga sa kanya. Pero meron na daw bang time na sumuko ka na sa mga pinagdaanan mo sa buhay? Kahit po ganito lang ako na nono, palaban po ako, hindi po ako susuko. Paano mo ba hinahandle yung problema mo? Una, isipin mo, solusyon, paano mo masosolve yun. Siyempre, yung tulong ng pamilya, kailangan po yun. Ikatlo, yung pagdarasan, kailangan din yun. Totoo po ba na corrupt ka daw? Hindi po, kahit ganito lang tayo, hindi po tayo magiging corrupt. Paano po kung corrupt? Hindi naman ako nanunungkulan. Pero naging barangay captain po ako noong 2002 hanggang 2013. Nakatalong termino po ako. 11 years po akong barangay captain sa pinakamalaking barangay sa City of San Fernando. Noong 2007 hanggang 2010, naging ABC president po ako ng mga kapitan sa City of San Fernando. Imposible po maging corrupt tayo dahil nagago na pa ako. Ako pa po yung nagpapagawa ng mga chapel sa sarili ko pong bulsa yun. Madami po, mga multi-purpose, sumishare tayo ng mga gastusin dahil maliit lang po yung mga barangay. Kuripot daw ba ako? Hindi, wala po, kuripot ka. Siguro hindi. Kasi namimigay ka ng tricycle. O paano ka kuripot kung namimigay ka ng tricycle? Tingin ko hindi. Tapos, anong work mo ngayon? Yung negosyo po namin, meron po kami eskwelahan, meron po kami hospital, meron po kami hotel, meron po kami distribution. Example po, yung Unilever products, yung po ganun. Meron din po kaming mga warehouse na paupahan. Meron po kaming bagong tinayong poultry. Yun po, yun ang mga negosyo po natin. Totoo daw bang lumaki ka sa hirap? Hindi po, dahil yung nanay ko po masipag. Kaya kahit anong racket, ininegosyo po ng nanay ko. Pero si mami yung lumaki sa hirap, Max? Yung mami mo, alam ko, nagtitinda ng yelo yung biyanan ko, palengke. Describe each of your children. Si Nicole, yung sinabi ko nila, parehas siya. Si Paolo, medyo mainit na ng ulo, pero puso niya malaki. Mapagmahal. Si Gab, okay naman yung si Gab. Magaling sa sports. Magaling makisama dahil parati siya sa school president. Tama ba yun? Si Vince, mag-discard na si Vince. Kaya lang mataba, kaya mahilig mag-workout na yun. Siyempre, si Enzo, si Phil, pinakamatilino sa mga anak ko yan.
kaya nag-aaral sa Amerika. Tapos si Chloe, matalino rin po yun. USA ko sir po yun, yung anak ko si Chloe. Pero laging busy. Pinanganak sa San Jose, California. Kaya matalino rin po si Chloe, masipag. Si Adrian? Si Adrian po, si Bonso, yun po ang buhay namin. Siya po namin love of my life. Dahil may ADHD, kaya special po siya sa akin. Pero balik tayo dun sa boses mo, naka-experience ka daw ba ng discrimination? Para ay, Romo, yan, ay, ganyan. Ah, siyempre, masami po. Talagang gano'n, normal naman yun. Lalo na yung mga bata, mabibigla. Pero nasasaktan ka ba pag sinasabi nila yun sa'yo? Hindi, nasanay na rin. Hindi naman. Totoo naman kasi. O ito, totoo po bang drug lord ang daddy nyo? Hindi po. Ang drug lord ko po, lumayas ka na sa Pilipinas. Okay lang daw ba sa'yo kung isa sa mga anak mo papasok sa mundo ng politics? Depende kung nakikita kong nasa puso niya, pwede lang po. Pag nagko-compare daw ba yung mami mo, hindi ka daw ba na-offend pag daw kino-compare ka niya? Okay lang po, di naman po tayo sensitive. Okay lang po yan. Meron daw bang parte sa buhay mo na sinukuan mo na si mami? Ah, wala po. Mahal na mahal ko po yung mag-iisang asawa ko. Anong age ka daw pumasok sa politics? Curious sila. Ano po ah, 2000 to po, 31 years old po ako naging maraming dati. O ito, pag daw nag-aaway kayo ni mami at daddy, sino ang kinakampihan namin? Siyempre, si daddy. Hanggang ngayon daw ba humihingi pa kami ng pera sa inyo? Dahil nakapagtapos na po sila sa kolehiyo, hindi po. Kung hihingi man, madalang lang, baka yung mga sasakyan nila may problema. At syempre, papagawa po namin yun. Kaluwag daw ba talaga yung last name mo? Opo, yung po ang binigay ng tatay ko, kaya nagpapasalamat po ako. Hindi niya ako pinabayaan, dahil second family lang po kami. Mabait po yung tatay ko, dahil weekly, binibigay niya ako ng sustento, pumupunta po ako ng Malolos, Bulacan. Para magkita kami ng tatay ko, bibigyan niyo po ako ng 250 pesos every Sunday. 1990 po yun, early 90s yun. Nag-uwetting ka daw ba? Hindi po. Ready na daw ba kayo na hihiwalay na ako sa bahay? Opo, yun ang nakaugalihan. Kailangan magbukod yung anak mo. Pero kung hindi rin, okay lang. Pero yung bahay niya po, malapit na matapos. Naibor lang po namin siya. Yung mga taong naninira daw sa inyo, ano daw ba sasabi mo sa inyo ni Mami at Daddy? Sinisira kayo? Ako po, yung experience ko sa ganyan, yung pong naninira ng tao, yun po ang masama. Yun po ang aking experience sa buhay. Pero wala po akong masabi. Kasama sa sangkap ng buhay po yan. Ito, malapit na tayo matapos sa mga questions. Did your father hit your mom? Sinaktan mo daw ba si daddy, si mami? Ay, hindi po. Wala po sa pagkatao natin yun. Masama po ang manakit ng babae. Ano yung isang rule na ginawa mo sa sarili mo para maging isang mabuting ama? Yung po experience ko, dahil anak po ako sa labas, miss na miss ko po yung tatay ko. Gusto kong kasama, hindi ko pa po pwedeng makasama. Siyempre, pumupunta po sa amin nung bata ko. Every Sunday lang po ang punta niya sa amin. Darating po siya ng hapon, alas 5 ng hapon. Aalis po siya ng alas 4 ng madaling araw. Kaya yung po pagmamahal ko sa anak ko, buhos po dahil yung aking naranasan, napakasakit po ng anak sa labas. Kaya ako po, wala po akong naging anak sa labas. Okay, last two questions. If ever daw ako, kasi dami nagsasabi na may plano daw akong pumabol. Kung papasok ako sa politics, papayag ka? Sabi ko po kanina, kung nasa puso ng mga anak ko, pwede po. Tapos po, kung iba yung politika ngayon, kung makakatulong po yung anak ko sa politika, papayag po ako. Oh, ito, last.
Anong masasabi mo, kunyari daw isa sa mga anak mo may mapangasawa na mahirap lang daw? Okay lang po yun. Tayo, hindi naman tayo mayaman din. Masama po yung namimili. Importante, mabait po yung manugang, mabait din yung anak ko, may pagmamahalan. Okay po yun. Okay, so that's the end of this vlog, guys. Sana nag-enjoy kayo. And siguro abangan niyo susunod na vlog natin. Q&A naman, both my parents. Dahil natin gusto malaman yung love story nila. And yeah, thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell to get notifications if I post another video. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye! Bye, Kadali. Bye!